Hindi ko alam. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Aini, one of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Ma'am. Joel, DWIZ. Yes. Ma'am, good morning. Ayong buntag, ma'am. So, tanaw ni mo, ma'am. Sa tingin mo, ma'am, dapat tumakbo na lang po kayong presidente? Hindi, Jim. Kung papabalikin ako, tatakbo kang vice president. Lagay ko dyan. Drag me to hell. Ma'am Marlene po, from Radyo sa Estrada. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, having said na hindi mo kasalanan, na hindi marunong maging presidente, yun ako po ngayon, ibig sabihin ba, ma'am, hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo, kung gusto niyo ng pera, natatakot kayo, kayo lang. Huwag niyo na ako isali. The reason why, noong 2016, ito, sidebar na lang ito, ito kasali lang, tayong katagal nito, huwag na yan, sige. Ano, o hindi, hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number two lang itong bansa na ito, wala itong number one para sa akin. Yes? Bea, Mamborajo. Yes po. Hi ma'am, kanina po kasi sinabi niyo na, ma'am here. Yes. Kanina po kasi ma'am sinabi niyo po na hindi ka naman po inask ni VP Lenny para maging vice president niya. Did you somehow wish na sana inask ka na lang po niya na maging vice president niya to run alongside her? Hindi ma'am, uy, ginuukog og nidaog si Lenny. Gukdon manggihapon na nila si PRD, di ba? Mag-ICC, gihapon na, alas, samot na. Si Trillanes o si Lenny, magkauban man na sila. So kung presidente si Lenny, ilahagi hapon ng EICC. Alam niyo ba bakit hindi umuusad yung ICC? Kwento ko sa inyo next time. Masyado na kayong madaming material. Pwede natin i-cut-cut ito. Red Mendoza. Ma'am, sorry po ma'am. Ma'am, may hanging question ako sa inyo the last time kasi ito yung tungkol doon, yun nga, you're referring nga yung tungkol doon sa tandem ninyo with the President BBM. And do you think po ba may regret po ba din kayo kasi yung mga supporters ninyo were forced to vote for the President as tandem? Yun nga yung sinasabi ko before na kasi may mga supporters din si President Marcos sinasabi na budol din sila sa inyo. Budol ako? Oo, nabudol din daw kayo sa... Nabudol din sila sa inyo. Parang gano'n. Parang gano'n siya sabi ng mga loyalista ni BBM na bumoto sa inyo as tandem. So, pwede na po ba masagot yun, ma'am? Kung sa tingin niyo po ba bumaba yung pagbaba ng inyong suporta sa... Pagbaba ng suporta sa mga loyalista ni BBM ay... Enough po ba sa inyo na... Or does it matter po ba na bumabay suporta ng mga loyalista ni BBM sa inyo? Hindi ko alam kung ano yung nire-refer nila na nabudol ko sila. Hiningi nila sa akin yung kampanya ko, binigay ko sa kanila, nanalo sila. So, saan doon ang budol? Nung tumulong ako sa administration, ang DepEd was what? Top 3? The moral of the teachers were so high na they were happy maghirap na magturo rain or shine doon sa mga classrooms. So, nung
Saan doon ang budol? Sa akin ba yon kung number 3 ang DepEd? Ako ba ang presidente? Hindi. Sa kanya yon. Cabinet member lang ako. Diba? Accomplishments ng DepEd. Sa akin ba yon? Hindi. Sa bayan yon. Accomplishment yon ng president. So, budol. Ms. Arcel Garcia, Fuji TV. Hi. Good afternoon. Yeah. During the time of your dad as president, he was not also having good terms with the Vice President Lenny, and now apparently parang naging ano na to, naging president 'yon on this administration as well. How do you feel about that? And my follow-up question would be, are you looking into running on 2028 as president? Ah, okay. So, si PRD, in all fairness to the person, hindi yun nanggigipit ng tao. Hindi niya ginipit si Lenny Robredo. Tinanong ko, bakit 700 lang yung budget ninyo at the time? Kasi 700 lang talaga ang pinropose. Hindi natin alam anong rason. Yan yung sinabi ko doon sa budget hearing. Hindi siya nanggigipit. Sinuspend ba ni PRD o tinanggal sa pwesto mga politiko na kaibigan ni Lenny? Lahat ng mga tumatanggap sa kanya doon sa iba't ibang lugar, nasuspend ba yun? Nawalan ba ng budget? Wala naman. I don't remember anyone ever complaining na naalis sila sa pwesto kasi kaibigan nila si Lenny Robredo. Wala. So, hindi yan siya mahilig manggipit ng kalaban. Kung maalala niyo, kalaban niya mortal, kalaban niya sa politika, hindi sa personal na buhay. Sa politika, si Speaker Nograles, never yun nagipit sa Davao City. Si Trillanes, yan, mortal enemy niya si PRD. Si PRD thinks nothing of him. Pero, ginipit ba yun? Wala. Diba? Kita nga natin siya kung saan-saan. Kita nga siya sa ano eh. Kasamang ano. Lance Mago. Diba? Newswatch Plus. Good morning, ma'am. Hello. Good morning. Yes, sir. Good morning, boss. So, since we're on the topic of the election, 2022 elections, recently po kasi nagkita si Kabulong Bongbong Marcos at si Vice President Robredo sa isang event sa Sorsogon. And may sinabi po si DPM, si Kabulong Marcos, na this meeting is a step for political reconciliation. How do you feel about this meeting and that statement? Wait lang ha. And the 2028 question, ma'am. Oo. Sa sunod na lang yan, ma'am. Ano ba yung sinabi ko na date? Kailan nga ba yun? Fourth quarter of 2026. Fourth quarter of 2026. Ah! So, kung mag-advise ako kay Lenny, ma'am Lenny, manood ka ng aking sit-down. Yan lang. Wait, hindi ko na ituloy ito. Hello, good morning po, Sir Edosman. Vice President. Ang papa niyo po ang naggawa ng decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses, sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, hukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Aini. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea.
I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi din niyan, ano, hindi siya, she's a, I believe, a sincere person. Sana tayo. Yes, sir. Thanks. You mentioned that hindi mo na gusto yung mga nakikita at naririnig when you were there. And second question, generally curious because you had a long narration of what transpired from 2021 until 2022. There was a lot of negotiating, there was a lot of political discussions on who to run, who will step down. But I'm genuinely curious, ma'am, where's the public in all of these discussions? Where did you ever discuss policies, platforms? Because it's as if it's political families discussing the future of the country without regard for the public. And you mentioned that the context of all these of this principle is to give justice to the 30 million plus Filipinos who voted for you and the president. Yes, oo. Unahin ko muna yung last question. Last question was, hindi ko alam sa kanila. I mean, you should ask the president kung ano yung platform niya. Pero very clear yung platform ko. It was continuity of build, build, build. It was mapayapang pamumuhay, edukasyon, at trabaho. Very clear. And when I won, it was still mapayapang pamumuhay and trabaho and edukasyon, all related to security. And noong hindi ko nakuha yung overarching na sector, I focused on education. Siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo. Paano ko nasabi na isubstantiate ko yung sinasabi ko? I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So yan yung pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember may plataporma siya. I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumupunta ko sa 7-Eleven, expensive yan na tindahan, di ba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila kasi ano sila, go-to, mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon, bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, tsokolate na lang ang mabili ko, tsaka ice cream, wala na ang corned beef, wala na ang tinapay. So, yes. Just a very quick follow-up. Did the conversation happen between you and Senator Amy? Na you mentioned na tatapon. Hindi yun. Kasi conversation yun eh. Group chat yun. Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, uhukayin ko talaga yan. Tapon ko yun. What's the Philippine Sea? Yan tatay ninyo. Okay. So, pwede tumuloy na muna tayo. Ha? Kasi gutom na ako. Ma'am,
Ah, ma'am, Kelly Cordero po from Bongo Radio. Ma'am, since sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad ngayon ni PBBM, kung irarank niyo po in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? Sinasabi ko na, nasabi ko kanina, 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko na kanina, di ba, kung kayo gusto niyo, wala man akong problema. Huwag niyo na lang ako isali. Ako, hanggang number 2 lang ako. Wala ang number 1 ang Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number 1, iba-ibang direction sila. Mom's pala? Mom, follow-up lang po. Since you mentioned na President Ferdinand Marcos, you don't remember at all him discussing with you kung ano yung platform niya when he run for the presidency. Pero kayo po ba, did you insist na parang sa part ninyo, this is what you want for the country? Yes. Oo. As sa kanya or sa tao? Sa kanya po. Nung nagdi-discuss kayo na dapat po may plataforma tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang sinasabi na gagawin niya. And pasensya na. Pero nung nakaupo ako doon at the time, hindi ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babangon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. Kasi sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko. Noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say sama-sama tayong babagong muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Sir, ako din kaganyan sa'yo. Tapusin na natin ito. Otherwise, hindi tayo matapos ngayon. Babalik tayo bukas, Sabado. Ma'am, ikaw lang yun at ako, ma'am. Sila, they want a weekend, ma'am. Ah, wait lang. Yes, sir. Balikan ko lang po yung sa political reconciliation kuno ni President Marcos pati ni dating former Vice President Lenny Robredo. Hingin ko na lang po siguro yung assessment nyo na bilang, ayun nga po, tumakbo kayo kasi ginamit kayo para manalo laban kay Lenny kasi nga natatalo na raw sila. So sa tingin nyo, bakit po kaya ngayon nakikipagkita, bakit ngayon nagkakaroon ng movement towards political reconciliation habang nag-aaway kayo? Oh! Sabi, di ba, sinabi ko na yan ng budgeteering, ako na lang man isa na iiwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan, huwag niyo akong tanungin na about foreign policy. Mga dayuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal, at sino yung isa? Administration. Sama-sama na yan sila lahat. Ako lang na naiwan dito sa lamesa. Kaya nga, ito lang ang lamesa natin. Oh. Kasi ako lang mag-isa na. For what? I think, di sila ganahan siguro sa kuha. Tingalig di sila ganahan sa kuha. Gana maginong mga insecure. So, ang tagline ng OVP is
para sa Diyos, bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today, ang tagline ng OVP is, Drag Me to Hell. Sasaki San Kurojis. Tama na. Tutuloy ko pa yung aking ano. May pupunta pa tayo kay Martin Romualdez. After this, let's allow the Vice President to speak again. Oh. Ha? Sasaki San. Yes, sir. I just wish to have a question. If you didn't participate, if you didn't join UNI team as a vice president 2 years ago in the election, do you think BBM could not elected? And do you think that was better result for people of the Philippines? And also, do you feel your contribution was underestimated or ignored by the administration? Contribution to the campaign, to the election. Okay. If I did not run, would he have won? I do not know. I've not seen his numbers without my number, but I'm sure their side has seen his numbers against Lenny Robredo, with and without Sara Duterte. So, I've not seen it. I wouldn't. Maybe I think they know that they will not win because that was what Senator Aimee said. We cannot win against Lenny Robredo without Visayas and Mindanao. Yes. The other one is, the other question is? Do you think if BBM would not be elected, is that better result for the people of Philippines now, do you think? If I wouldn't know as well. I wouldn't know if we would be in a better place if Lenny Robredo is president. Something that is speculative. So I cannot, sorry, I cannot answer the question if we would be in a better place if we had another president, not BBM. And also, do you think your contribution, electoral contribution, was underestimated or ignored by the current president? Yes, I believe so, because we are here today because he said he was deceived. So yes, I believe yes. And they've been saying that in their communications, that in fact, ayaw ko i-mention ang pangalan niya, so I just mention his initials, LG. Yan ang sinasabi niya. She did not bring anything to the table. When in fact, I am here sitting down today to tell everyone they needed me. I don't need them. So, sabi ko kanina sidebar, haba yung ano, yung 2016. Balik tayo 2016. Kanina nas 2021 lang tayo ngayon. Balik tayo 2016. Maalala ninyo, ayaw tumakbo ni President Duterte ng president kung hindi ako tatakbo mayor. Paulit-ulit niya yan sinasabi, hindi ako tatakbo kasi si Inday Sara ayaw niya tumakbo ang mayor. Because humindi na ako sa politika noong 2013, sabi nila tumakbo kang congressman. And I've never liked legislation. I'm better at execution. So, sabi ko, no, hindi ako tatakbong congressman. I'd rather work sa law office.
So 2016, sabi ko, no, I'm done. Bahala kayo kung ano yung gusto niyo. But he said na, no, I cannot run kasi ayaw ni Inday Sara tumakbo. Ayaw ni Inday Sara tumakbo. Ng mayor. And then, pinilit ako ni BG, said some things, pinatawad ko na siya ngayon. He said some things doon sa akin that I said, okay, sige. Kung yan ang gusto ni PRD, tatakbo akong mayor. You know the reason why? Ayaw niya ng ibang tao. Ako lang ang gusto niya. Because I don't take bullshit from anyone. Even President Duterte. That is the reason why. So, I will not take their bullshit. Bullshit sila. Sila ang bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. May I request the parents, no, to give context doon sa sinasabi ng Vice President. Alam ko, nakikita, naririnig ng mga bata. Pero bigyan nyo na lang ng konteksto na sometimes people curse. Ano na? Oh, so DepEd. So, personal. And then, bakit ako nag-resign, umalis sa administration, DepEd. Alam nyo na yon. Sinabi ko na yan. Dalawang tao lang nagkukontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi naman namin nakita yun noon eh. Sabi ni Saldico, ano? O diba? Pinirmahan nyo. Digital signature ninyo. Pinahiram ninyo. Pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, diba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, diba? Oh, President, Mr. President, ito po yung NEP natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit ganito na ang GAB? O pagdating ng Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. O bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, di ba? Merong daming insertions dun. Walang paper trail and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? O bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Well, hindi ko nakita yun ha. Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo kasi ikaw ang nag-submit ng NEP. And nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na, okay, ito yung NEP. Then after a few months, okay, ito yung GAA. Yung wondering kung alam niya kung anong nasa page 2. So, that's DepEd, budget. Ang huli,
is yung taong bayan. Okay? So, pwede ba, pag nakita nyo siya, sabihan nyo siya, alam nyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagganito ba? Ayoko yung pag-usapan, yung mga ganito na bagay. So sabihin nyo sa kanilang lahat, huwag nyo nalang magitin yung pangalan niya kasi pag binanggit ninyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell, press con. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit sa bahing kailangan mo pasabihin na, oh, nabudol niya ako. So, taong bayan. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat, kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. That's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami. Doon. And merong isang graduate na alam niyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa nung bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano yung sasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng vice president, ito relo ng presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just
imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So, na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya, i-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage, ma'am. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan, yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then I'll cut his head. So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa Barangay Tamayong, sa Davao. Alala niyo, pinupuk-puk nila yung mga tao doon. Pinampas, pinupuk. Doon sa Diversion Road ng Davao City, tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo, ha? Bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo tinirgas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So, anong purpose na pukpukin nyo? Yung tao na hindi naman niya alam na saan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho. Dun siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na itirgas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger. Para lang maghanap ng isang tao na in the end, paano nag-surrender? Kinausap. Nag-surrender siya. Kinausap siya. Walang napukpok. Walang natirgas, walang nasaktan. And then, kailangan nyo talaga ganunin ang mga tao. And then I said, it's all over. So, umupo ako with the table ko sa DepEd at the time. And then I sabi ko, sarili ko, okay, let's go to hell. So, ano mang ginagawa nila, balik tayo dun sa yung political reconciliation. Ang gusto nila, hindi ko sinasabi silang lahat, ha, si Martin Romualdez lang. Ang gusto ni Martin Romualdez, mag-president. Nakita ko yan.
sa kanyang mata noong ilang oras na tayo? 1 hour and 31 minutes na yun nandito. Huh? I-cut na lang natin. Tapos next week yung 14. Pwede, madami na kayong material, di ba? Okay na yun? Sige. Ang questions natin doon lang sa 1, 2, 3 ha. Sa personal, sa budget, sa DepEd, and kung the way he treats. Alam nyo, may red flag na yan noon eh. Nung kampanya, may red flag na yan. But unfortunately, hindi ko naisip na ganun kalala yung insincerity. Nangangampanya kami. So pag nangampanya ka, meron talaga yan. Natural yan na magdala ng papel. Ganito. Pag ikaw politiko ka, alam mo na yan. May magdadala yan ng papel. Sometimes, ganito, naka-envelope. Sometimes, folded paper, maliit. Iba-ibang, ano. So, daming tao, may isang matandang babae. Dala siya. Tinignan niya. Ayaw niya tanggapin. Ayaw niya kunin yung papel. So, ang ginawa ko para that person will not feel bad, sabi ko, ako na lang. Ako na lang. Ginawa ko. Mabilis lang kasi yun. Diba? Kasi ano yan eh. Motorcade. So, mabilis yan. Pag ganun, gumanon, ginanon, ako na lang. Tapos, tinanong ko, may number. Sabi niya, oh, meron. Pag politiko ka, alam mo na yan dapat, di ba? So, doon sa truck, binasa ko. One page lang naman, binasa ko. Simple. Request of 5,000 pesos for livelihood. Tumingin siya sa akin. Sabi niya, no. Sabi ko, ako nang bahala nito. Maliit lang na bagay ito. Ako na. Sabi niya, okay, sige. Yan lang. Alam mo yun? Maliit na bagay yan ba? Kunin mo. Basahin mo. May number dyan. Tawagan mo. And then you say, okay. Ano ang mga documents na kailangan namin? Okay, bigay mo. And then, okay. Complete documents. Ayan, tapos. Ano mo, for some people, wala lang yung 5,000. But for other people, 5,000 is everything. Alam mo, merong governor ngayon. Hanapin niyo siya. Hindi siya nag-BBM. Kasi, at first, ayaw niya sabihin. Kaya ayaw ko sabihin yung pangalan niya ha, kasi ayaw niya talaga ikwento. Pinilit-pilit namin siya, bakit ayaw mo mag-BBM? Bakit ayaw mo mag-BBM? Ayaw ko sabihin kung sino yung kasama ko, pero may kasama ako. And then, bakit ayaw mo mag-BBM? Sabi nung kasama ko, kausapin natin ito, iupo natin itong governor na ito. Sabi ko, okay, sige, sabi mo, bakit ayaw mo mag-BBM? Sabihin mo sa akin, bakit ayaw mo? Ganon din ang kwento ng governor. Another, may ibang version lang, konti, hindi straightforward na ganon. Ang kwento ng governor, siya nakita ko with my own two eyes kasi ako yung nag-i-escort sa kanya. And for that reason, hindi ako mag-BBM.
okay na. Nasabi ko sa kanya, okay din na magsara ka na lang. Nasabi niya, sige, ikaw walang problema. Sorry. Nag-sorry ako sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi I asked them to support President Marcos during the elections. And individually, kapag merong lumalapit, nagsasabi na ano, we are in this shit hole because of you, and sinasabi ko din, I'm sorry, but sabi ko sa kanya, kung bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, yan lagi yung sagot ko, kung bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, babuyin ko lahat yan. Hindi, kung babuyin yung nangyari, babawiin ko yung dapat para sa bayan. Alam nyo, next week na lang yung kay Martin. Pero si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Kakahiya. Next week na lang, or next week after Undas. After Undas, pag-start ng house, no? Pwede. Pagbalik ng house. Kasi I think nakabakasyon pa sila lahat. Ma'am, question lang. Ma'am, nag-campaign kayo ni PBBM together. Ilang buwan din po yon. Magkakasama kayo araw-araw, almost araw-araw. And then, syempre, naging member kayo ng cabinet. Bakit po hindi kayo naging magkaibigan despite yung matagal na pagkakasama po ninyo? Ni President Marcos, hindi talaga kami magkaibigan. Nagkasama lang kami, unang-una dahil sa election, pangalawa dahil sa trabaho. Hindi kami magkaibigan yan. Isipin nyo ha, noon nung tumatakbo pa, meron kaming group chat. Nandun siya. So yun lang yung some sort of communication namin doon sa loob ng group chat na yun. And hindi siya medyo nagsasalita doon, bihira. After noon, nawala na siya doon sa group chat. And then after that, wala akong number niya. I'm sure may number siya sa akin. Kasi siyempre, nandiyan yan sa mga staff mo, sa aide mo, diba? Yung number ng Vice President. Pero, wala kaming, some sort of communication. Nothing at all. Except nung magkasama kami para mga banya. Yan lang. Sa labas niyan, wala na. Nagkakausap lang kami dahil sa trabaho. And hindi naman lahat ng katrabaho natin, kaibigan natin, di ba? Nandun lang tayo kasi meron tayong kailangan gawin para sa kumpanya, para sa organisasyon. In our case, nandun kami kasi may kailangan kaming gawin para gumanda, gumaling, maging sustainable yung Pilipinas. So, yun lang yun. Dati, naiimbita ako sa kanilang bahay dyan sa Malacanang, bahay Pangulo. Dati, naiimbita ako sa bahay Pangulo. Pero I was just tolerated. Kasi may gamit naman ako. Alam mo yun? I'm useful to them. So I was just tolerated. And alam ko naman yun.
But wala namang problema sa akin yon. So as long as I can do my job sa DepEd, saka sa Office of the Vice President, mabigay ko lang yung promise ko, plataforma ko, promise ko sa bayan, magawa ko lang yung kailangan gawin para sa education sector. Wala akong problema. You can tolerate me all you want. You can invite me sa mga gatherings nyo. Pero I knew I was tolerated because Lisa Marcos is another story. Unahin muna natin si Martin Romualdez. Kaya nga sabi ko, sabihin niyo sila, huwag nila banggitin yung pangalan ko. Yes. Is Marcos part of dun sa sinasabi niyo kanina? Yes. Oo. Anong purpose ni Inday Sara? Ang magagawa ko sa bayan, I will call bullshit as it comes. Yan ang magagawa ko para sa inyo. Kung bullshit siya, sasabihin ko sa inyo, bullshit talaga yan. And yes, as I said, huwag kayo mag-alala sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Kaya hindi ako madadala sa pera. Kasi ang pinaka gusto ko sa buhay ko, hindi siya nabibili ng pera. So kahit man meron akong 500 billion sa likod ko, hindi pa rin mabibili yung gusto ko. So hindi ko siya kailangan. And hindi ako takot. That's why I said, you can drag me to hell all you want. Wala akong problema sa akin yan. Si Martin ba? Hindi po mabibili ng pera. Sinabi niyo po hindi mabibili ng pera yung gusto niyo. Ayaw ko sabihin. Masyado ng personal yan, ma'am. Masakit na nga sa akin na kailangan ko magsalita from... Ay, kwento. Masakit na nga para sa akin na ikwento ko from 2016 to 2021. Anong nangyari sa mga group chat na yan? Yung mga papel na yan? Masakit siya. I don't like talking about my life. Gusto niyo pag-usapan ng pagbabago campaign, replanting namin? Ayaw niyo. I understand ko ma'am yung 2022 to 2023. I mean, kasama kayo lagi ni Speaker Martin Romualdez sa mga events ni BPF. So, yes. Why, parang bakit, tapos yun na, before yung nangyari yung resignation sa lakas, after yung resignation sa lakas, nakita pa kayo ni BPF na can you lean down or holding hands kayo ni Martin during his one of his foreign trips. So why biglang nasuklam kayo bigla kay Speaker na yun? That the time na ambush niya ako ni Martin. Tingnan mo yung footage. Di ba nakaganyan yung kamay ko? Kasi hinihila ko yung kamay ko. Hindi ko naman siya mahila pag ginaganyan, di ba? Nilalagyan ko ng force kasi hinihila ko. Hinihila din niya. So, naisip ko, okay, fine. Huwag na natin bigyan ng sakit ng ulo ang presidente kasi ang dami niyang kailangan gawin para sa bayan. Apparently, wala. Pero, at the time, huwag na natin, for me, sabi ko, okay, sige. Ayoko maging headache sa ibang tao. Ayoko maging pabigat sa ibang tao. Ayoko na maabala ang ibang tao dahil sa akin. So, at the time, although, hinihila ko yung half-hearted din yun na ginaganon niya. So, okay. Sige. May red flag din yan si Martin eh. Magkatabi kami niyan sa airplane nung kampanya. May sinabi ako sa kanya, may sagot siya sa akin. Pero yes. Imagine niyo, meron tayong speaker na on record
on paper in another country na tumanggap ng suhol. Kaya. Ay, ay, ay. Kailan ba yung speaker part? Kailan yung Martin Romualdez part? After November? After opening ng house, yes. Let's talk about the confidential part of the house. Regarding po sa FN and the OPP's confidential. Yes, as I said, antayin natin yung next hearing ng house. Good governance. Masyado pa kasing... Oh, masyadong maaga sagutin sila. Walang lumalabas eh. Gusto ko lumabas so that pwede akong magsalita. Eh wala. Kahapon, wala naman. All lawmakers were questioning about the... Pinakusumpinan nila yung mga tao nyo? Yes. Ang position ko dyan, sa DepEd, hindi na ako nakikipag-usap sa kanila doon. Eh, sabi ko, kayo nang bahala kung anong gusto nyo gawin dyan. Pero dito sa Office of the Vice President, sinasabihan ko yung mga tao na nakapangalan. Kung ano yung gusto mong gawin, yun ang susuportahan ko. Kung ayaw mo umattend, susuportahan kita. Kung gusto mo umattend, susuportahan kita. Hindi ko pipilitin kung ano yung dapat mong gawin. Mag-decide ka, and then kung ano yung path, if you decide on the path that you will take, I will support you on that. So, hindi pa kami nagkausap nung merong mga subpoena, hindi pa kami nagkausap kung ano yung gusto nilang gagawin. Basta sinabihan ko sila, I will be with you every step of the way. Sinabihan ko din sila, kung ang decision mo ay magpa-detain, sinabihan ko din sila, sasamahan kita doon sa loob ng detention. Walang problema yan sa akin. Kasi hindi naman lahat ng mga tao kasi sanay sa pressure, sa stress. Hindi sila sanay sa mga ganyan na ilalagay ka sa national TV, papahiyain ka. Hindi lahat ng tao nakakapag-isip ka agad kung anong gawin, kung anong sasabihin. So, some of them really are saying na magpa-detain na lang ako. And then, sabi ko sa kanila na, okay, walang problema yan. Samahan ko kayo sa detention. Ma'am, sorry. On the issue of budget naman, since parang final na sa house part ng 733 million, what would that mean for the OVP satellite offices? Would that mean like, Inaantay namin yung GAA. So, pag nandyan na yung General Appropriations Act, alam na namin kung ano, ilan. And then kami, meron na kaming mga options ngayon. Unfortunately, hindi namin siya ma-finalize kasi yung mga options namin kasi hindi namin talaga nakikita kung ano yung nasa batas. Hindi pa kasi batas yung GAB. So, antayin namin, pag nakita na namin kung ano yung numbers, then pipiliin na namin anong options para sa Office of the Vice President. But rest assured, patuloy yung trabaho ng Office of the Vice President para sa bayan, kung ano man yung kaya namin base sa kung ano yung budget. Ibibigay namin yan sa taong bayan. How can you explain na po? Last question, please. Sa Good Government Committee hearing, lawmakers were questioning po about the 16 million pesos po na ginasta ng OVP, pati po ng confidential funds in 2022 po, na nagasta 11 days para daw sa renta ng safe houses. One lawmaker even asked po na yung 5 million naman po na nagastos ng 2023 sa third quarter po ng OVP confidential funds, nagastos lang po sa loob lamang sa loob ng 79 days. So parang nakakapagtaka rin daw po sila na bakit yung 16 million pesos na gastos po sa loob lamang ng 11 days. So, can you give us an explanation po kung paano po ba nagasta nga rin po ito yung particular confidential funds po? Okay. Sige. Last question na yan, ha? Last question na yan. Last question. Okay. Unang-una, nag-explain kami lagi sa Commission on Audit
kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit, binigay namin. Meron kaming mga hindi nabigay, sinabihan kami ng Commission on Audit, kailangan namin yan. So, we fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Alam niyo, hindi nakakapagtataka sa gobyerno ng gumastos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. So, hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos lalabas na yung pera. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. And then, babalik na yung documents para sa ganyan. Ganun talaga ang gobyerno. Gumagastos siya everyday para sa mga projects niya. And sometimes, it's not millions, billions ang pinipirmahan ng mga opisina ng gobyerno para sa projects. Okay? Yes. Maraming salamat. Sabi mo po mas mahal parang po yung ginasta sa same houses po sa yun, parang sa luxury hotels, sa mga mamahaling condo po sa Metro Manila. Kasi ang ginagawa nila, nag-audit na sila. Kaya ako hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. And in fact, nakikita nila yon kasi sinubina nila lahat ng documents. The thing with the hearing is kung makikita mo kahapon, hindi ko napanood kaya hindi ako makomment, pero nakita ko sa transcript na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nagpe-fishing sila na nagpe-fishing, hanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So, binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa house? Of course, hindi. Diba? Last question. Hindi ba kayo napapagod? I mean, last question. Grabe ang energy ninyo. Hindi. Depend official. Yung envelope na yan, kaya ako sinasabi kanina, antayin natin yung next hearing. Kasi hindi pa siya enough eh. Ang gusto nila kasi palabasin sa mga tao, yung envelope na yan, galing sa, yung pera na yan, galing sa confidential funds. Yan yung gusto nilang i-portray sa public. Para yung perception ng tao, hindi talaga ginamit para sa ano. Pero kasi,
para sa akin, kulang pa siya. So, inaantay ko yung next hearing. Bago ko pag-usapan yung envelope na yan kasi kasama yan dun sa triangle. Yes! No. Hindi yan sagot sa tanong mo. No, I will not answer questions anymore. Yes. Marian. Thank you. Thank you. Thank you. Ma'am, mayroon ba pinasang certification of DepEd na galing sa mga soldiers na pinapalabas na yun sa youth? Hindi ginamit ang confidential funds sa AFP. Ah. Hindi din siya ginamit sa YLS. Ginamit siya supporting information doon sa mga areas kung saan may nakuha na reports na at risk ang mga bata. Walang binigay na CF sa AFP. Walang binigay na CF sa YLS. Yung YLS lang ang tinanong. As sinabi namin, ito yung areas at risk. Sabi na yung AFP, okay, gawa namin ng paraan. Based on information we gather doon sa baba. Antayin natin yung next hearing. Antayin natin kung ano yung sabihin doon. Tapos isa-isahin natin siya. Okay.